Hello guys, welcome back to my channel, Sagani Corpus Vlog. So guys, ang video natin ngayon, samahan nyo ko, magpapa-stonogram tayo. Kasi last month, nagpa-shockwave tayo dahil sa aking kidney stone. So na-diagnose ako ng kidney stone from 1.5 cm. So according to my urologist nga, na-vlog ko na dati, first, second, and final na medical check-up ko, yun nga, yun yung shockwave. So ngayon naman, after a month, pinabalik ako ng doktor for CT stonogram uli. So titingnan natin kung naubos yung stone ko sa kidney o kidney stone. So tara guys, yan ang ating content ngayon. Samahan nyo ako guys. At i-discuss ko rin mamaya o papakita ko rin sa inyo yung aking herbal tea na tinitip. Okay guys, yan lang muna. Okay, see you around. So ayan guys, nakikita nyo, yan yung request ng stonogram. Second time natin after ng shockwave. Yan, waiting tayo for payment. So, kaya nga yung sinasabi natin stonogram guys. So, hello guys. So, yun nga guys, natapos yung akong stonogram. Sabi ko sa inyo, magpapa-stonogram ako after a month ng aking shockwave. So, according to my urologist. So, based to my stonogram result, may natira pa siyang 0.3 cm ng stone sa aking left ureter. So according to my urologist guys, need pa na ipa-shockwave. Pero for small amount na compared before. So sabi ko, pag-iisipan ko pa. Pero 70% agree ako doon. So from now on, hindi ko muna 'to pagagawa. Siguro susubukan ko muna dun sa herbal ko na sinasabi sa inyo na tinitake. Meron akong herbal tea na tinitake na na-diagnose ako kasi before ng 1.5 cm before shockwave. So, after 3 consecutive weeks na ininom ko yon, nagpa-stonogram ako after ng 3 weeks nga. From 1.5 cm, naging 1.1. So, ibig sabihin, siyempre, based sa may diet ko din, so, yung aking eating habit before, tinigilan ko na. So, nag-reduce tayo, nag-diet tayo. So, nakatulong din yon guys. Kaya naging 1.1 yung aking, 1.5 cm yung aking stone sa left ureter. Before the shockwave. So, yun nga guys, papakita ko sa inyo yung herbal tea na ginagamit ko. Ito yung nakakatulong naman. So, wait lang guys. So, ito guys yung aking herbal tea. So, hindi ko pwedeng ipakita muna. Baka tayo
CPR o ano. So ito yung herbal tea ko na ginagamit na sabi ko sa inyo nakakatulong. So nung 1 box ako nito from 1.5 cm naging 1.1. So hindi ko to pinopromote guys. So content lang muna tayo. Tapos yun nga after shockwave ko sabi ng neurologist ko makakatulong mag-jogging o mag-exercise para mas mabilis yung pagbaba ng mga stone na durog o na pino sabi nga ng shockwave. So papakita ko sa inyo guys yung mga stones na nakolekta ko from shockwave. Wait lang guys. So ito guys papakita ko sa inyo yung nakolekta ko na stone sa aking wiwi. Ayan. Andito. So mas malinaw papakita ko sa inyo bababa ko. Wait lang guys. So ayan guys. Kung nakikita nyo. Ayan. Ayan yung mga nakolekta ko sa aking urine. Doon sa mga ibang urine ko, hindi ko pa yun nakukuha. Ito lang yung collected ko na stone. Tignan nyo guys kung gaano karami. Yan, oh. Ito, ang sakit nito. Lumabas lahat yan. Yan guys, may mga maliliit. Ito yung malalaki. Tignan nyo guys. Yan. Yan lahat yung stone collected ko. Na lumabas sa aking mismong urine. Yan. Sumama sa urine yan. Yan guys. Nga guys. Ikaw ba ay mahilig sa maalat na pagkain? Mahilig ka sa makolesterol na pagkain? Something nga. Bulalo, kare-kare, adobo, tulad ng crab, shrimp with head. Ayan. Yung mga, basta makakolesterol pagkain ng mga hilig mo. Guys, please, don't do that. Kasi, based on my experience, napakahirap magkaroon ng kidney stone. Andiyang masakit ang tagliran, ang hirap umihi, hanggang sa nagwiwi na tayo ng blood. Yun. Na-experience ko lahat yun. So, kaya ang vlog kong ito ay para, oh, ikaw, sa'yo. Sa'yo na nanonood. Kaya kung ikaw ay mahilig kumain ng maalat at makolesterol na pagkain, please, stop it right now. Tapos, mahilig kang uminom ng alak, beer, hard, o red wine. Tapos, ang pulutan mo, pinapaitan, sisig, o ano pa, mga makukolesterol na pagkain. Tapos, mahilig ka sa soft drinks. Please, huwag mo nang gagawin, guys. So, kung ayaw mo matulad sa akin, panoorin mo ang video ito. Papakita ko sa iyo kung ano yung mga nakolekta ko. So, kaya guys, please, kung ginagawa mo yung mga nabanggit ko before, so ngayon pa lang, itigil mo na. Okay? Please, kung ayaw niyong matulad sa akin. Okay guys, tignan nyo ang mga susunod kong video. Yung nang nakolekta ko lahat sa aking urine after ng aking shockwave. So hindi ko pa na nakuha yung mga iba na sumasama sa wiwi na asa bawi. So sana makapulot kayo ng aral. Guys, huwag kumain ng maalat
cholesterol o yung mga laman loob ng baboy, baka, tulad ng mga sisig na ginagawa, pares o yung pinapaitan, yan, mga bopis. Siguro, huwag masyadong maraming kumain. Moderate lang talaga. So, as a eating habit talaga, guys. Kaya ang maia-advise ko sa inyo, huwag masyadong sa alak, pulutan, na mga makolesterol, sa mga matatabang pagkain, matataas ang uric, dahil ang uric, yan yung isang sangkap na nagpapatigas ng mga stone natin. Ang pinakamatindi talaga, yung alak. Kasi, stone nga eh. So, kaya huwag nyo na lang gagawin, guys. So, yan lang ang ating vlog for today. So, sana nagustuhan nyo ang aking video for today. At huwag nyo na rin po akong tularan. Maraming maraming salamat po sa panunod ng aking video. Hanggang sa muli po, sa Gani Corpus Vlog. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, comment, at hit mo na rin po ang notification bell. Maraming salamat po at hanggang sa muli. At tulad na sinasabi ko, God bless us all. See you on my next video. Okay, bye for now.